Malayang buhay mga kaibigan and welcome again to my channel. Ang vlog po na ito ay magtuturo sa inyo kung ano-ano ba ang mga common questions o mga pangkaraniwang tanong na itinatanong sa mga nagde-defense ng kanilang title or proposal. Pwedeng itanong sa inyo ng panel member ay kung bakit mo napili ang research lokal na ito bilang lugar kung saan mo pag-aaralan ang isang problema. Paano mo sasagutin ang tanong na yan? Pwede mo sabihin kung ano ba ang kakaibang katangian ng lugar na yon at bakit iyon ang napili mo na maging research lokal. What makes this community stand out from all the rest of the communities you have in your locality? Dapat meron kang isang matibay na ebidensya o pagkakakilanlan ng komunidad na yon na may kinalaman sa iyong problema para sabihin mo na siya ang napili mong research lokal. For example, ikaw ay nag-aaral ng focus ethnography o kultura ng isang komunidad. Sa dinami-dami ng mga pangkat ng mga item sa inyong lugar, bakit doon sa item magbakan ka nag-aaral? Pwede mong sabihin na yung item magbakan ang pinakamalaking grupo ng mga item sa aming probinsya at sila din ang pinakamarami at, in terms of population at pinaka-diverse in terms of cultural practices. So, pag tinanong ka kung bakit yun ang pinag-aaralan mong komunidad, dapat alam mo ang katangian ng mga research lokal mo na stand out sa iba pang mga communities. Isa rin sa mga tanong na pwede ibato sa inyo ng inyong mga panel ay ano ba ang halaga ng research na ito sa'yo o sa mga tao o sa komunidad o sa mga institusyon? Kailangan meron kang isang konkreto at konklusibong sagot sa tanong na yan. Pag tinanong ka, pwede mo sabihin na ang research na ito ay una, magpapabago ng polisiya o pwedeng makatulong para baguhin, i-improve ang polisiya ng isang institusyon o ng isang LGU. Pwede mo rin sabihin na ang research na ito ay maglulungsad ng isang output. For example, gagawa ka ng module, gagawa ka ng infographic materials, gagawa ka ng strategic plan na pwedeng gamitin ng institusyon na pinag-aaralan mo para sa kanilang pag-unlad at pag-abante. Pwede mo rin sabihin na ang output na iyong mapuproduce mula sa research ay isang theoretical framework o isang conceptual framework o kanima na isang model na pwedeng gamitin ng mga institusyon in the future para mas mapaganda pa at mapaunlad ang kanilang mga operasyon at mga servisyo. Isa rin sa mga tanong na pwedeng itanong sa inyo ng panel ay kung ano ba ang research gap ng iyong pag-aaral. Makikita mo ito sa introduction ng iyong chapter 1. Kaya nga nabanggit ko sa aking dating previous vlog na ang research gap ay napakahalaga kasi ito ang mga underexplored areas ng iyong research o yung mga bahagi ng isang research na hindi pa masyadong naiimbestigahan ng mga mananaliksik. Kaya pwede mong sabihin ngayon kung ano ba ang research gap ng iyong study at iyon ang magiging driving force mo kung bakit mo ginagawa ang iyong pag-aaral. For example, ang pag-aaral mo ay tungkol sa COVID-19. Siyempre, wala pang masyadong pag-aaral tungkol sa lived experiences ng mga nurses na sila ang naka-front line sa paggagamot, sa pagtulong sa mga may COVID-19 infections. So, pwede mong sabihin na there is a dearth in research when it comes to the lived experiences of nurses attending to COVID patients. At hindi pa masyadong klaro sa mga literatura at mga study kung ano ba ang mga insights na nade-develop mula doon sa mga lived experiences ng mga nurses habang sila ay nag-a-attend ng mga COVID patients. So maganda na sa research gap, ipapakita mo na meron pang mga areas that need to be explored doon sa research kaya ito ang gusto mong gawin at gawing research paper. Isa rin sa pwedeng itanong sa inyo ng panel during your defense ay ano ba ang statistical treatment na gagamitin mo kung quantitative research ang iyong ginagawang pag-aaral. So, depende ito sa mga variables na nilagay mo sa statement of the problem at depende din sa hypothesis na gusto mong itest sa iyong pag-aaral. Most of the time, ang hinahanap na ang tinetest natin ay ang significant difference or significant relationship. For example, is there any significant difference in the academic performance of students when grouped according to age.
So pag significant difference, usually ang ginagamit ay t-test or iba pang test depende doon sa variables at dami ng populasyon mo. Pwede rin namang, is there any significant relationship between academic performance and study habits? So pwede dyang Pearson R or any other kind of a statistical treatment na pwedeng i-apply kapag nagtatest ka ng mga significant relationship. Kaya pag tinanong ka kung ano ang mga statistical treatment na gagamitin mo para sa iyong research, dapat alam mo kung ano yung hypothesis mo at ano ang nararapat ng mga statistical treatment na pwedeng gamitin para doon sa mga hypothesis mo. So, ilan lamang yan sa mga tanong na pwedeng itanong sa inyo ng mga panel member during your title defense. Pero ang pinakamabuting paghanda para sa title defense mo ay ang pagbabasa, pag-intindi ng iyong ginagawang pag-aaral. Kung alam na alam mo naman by heart kung ano ba yung pag-aaral na ginagawa mo, hindi ka matatakot sa mga tanong ng inyong panel members. At ang inyong panel members ay nandyan para magbigay ng mga constructive criticisms kung paano pa mapapaunlad at mapapaganda ang ginagawa mong pag-aaral. So maraming salamat po sa inyong pagtutok sa akin. Para po sa iba pang mga video ng aking YouTube channel, mangyari lamang po na pumunta kayo sa Malayang Beautiful YouTube channel at i-like, i-share, panoorin ang aking mga video. Huwag niyo rin po kalilimutang pindutin ang subscribe channel para automatically nakasubscribe na po kayo sa aking mga vlogs. At the same time, huwag niyo rin pong kalilimutang i-click ang notification bell para ma-notify po agad kayo kung meron po tayong mga bagong vlog na ilalabas para sa research writing. So, maraming salamat sa inyong pagtutok at huwag po kayong magsasawa sa pagsubaybay sa aking mga vlog. Ingat po kayo and have a nice day, everyone!